Senator Rafi Tulfo, kinastigong pambabastos ng San Fernando Electric Light and Power Company sa desisyon ng ERC na mag-refund dito sa consumers nito at magbayad ng kaukulang penalty sa hindi pagsunod dito. Nang dahil dito, napag-alaman din ni Senator Tulfo na tawid pala dito ang Aboitiz. Kaya hindi na niya napigil ang balaan ito na pasisingawin daw niya ang isang bodegang ebidensya ng Katiwalian daw di umano ng Aboitiz pag hindi ito nagpa-refund. Narito panoorin natin ang nagbabagang diskusyon na ito sa Senado at ating komentohan. Itinuloy pa rin din ng Sfelapco ang pagtaas ng singil ng kuryente. Nagpadala din kami ng liham kay former Speaker and Representative Lord Alan J. Velasco noong February 20 upang humingi ng intervention sa kinakaharap na issue sa Sfelapco. Sumulat din kami kay Congressman Aurelio Gonzalez, diputado ng Tercera Distrito ng Pampanga, para makatulong namin sa kinakaharap naming issue. Noong February 22, inimbitahan namin si Honorable Di Malanta para sa isang public hearing sa aming bayan upang marinig ang hinihingi ng Fernandinos ukol sa issue ng Sfelapco na nakalakip ang mga petisyon mula sa iba't ibang organisasyon. Ang issue na ito ay ipinaabot na din namin sa inyo, Senator Rafi Tulfo, ganun din po kay Senator Manuel Lapid at Pinuno Party List Representative Ivan Howard Ginto upang maitigil ang pangongolekta ng Sfelapco sa bagong rate na hindi pa inaaprubahan ng ERC. Ngayon po, nais po naming iparating ang isang mabuting balita na sa isang desisyon ng ERC na aming natanggap noong March 13, 2023, inatasan ang Sfelapco na magbayad ng 21 milyon pesos bilang multa sa paglabag nito sa mga regulasyon ng ERC. Kabilang sa paglabag ng Sfelapco ay ang pag-implementa nitong kanilang power supply agreement sa AP Renewables Inc. or APRI nang walang pahintulot ng ERC at ang pagsingil nito ng mas mataas na generation rate kaysa sa aprobado ng ERC mula 2014 hanggang 2022. Pinagmulta din ang Sfelapco dahil sa pagsingil nito ng other charges kagaya ng line rental charges, site-specific loss adjustment at WESM charges nang wala ring pahintulot ng ERC. Dahil po dito, inatasan ang Sfelapco na i-refund sa madaling panahon ang mahigit 654 milyong piso sa lahat ng consumers nito. Maliban dito, inatasan din ang Sfelapco na magsumite ng isang refund scheme upang maibalik sa mga consumers ang labis na generation charges na kanilang siningil mula 2014 to 2022. Ikinatutuwa po namin, kinikilala bilang isang malaking tagumpay para sa mga Fernandinos ang desisyong ito. Ito ay isang tagumpay na nakamit dahil sa pagtulong-tulong ng iba't ibang sektor sa San Fernando dahil sa suporta ng mga kababayan ko. Ngunit alam po namin na hindi pa dito nagtatapos ang laban. Kaya patuloy po kaming humihingi ng saklolo sa committee ito upang siguraduhin na agad maipatupad ang desisyon ng ERC sa pamamagitan ng agarang pagsunod ng Sfelapco dito. Sa tulong po ng committee ito at sa pamumuno ng ating chairman na si Senator Rafi Tulfo, naway agad tumalima ang Sfelapco sa atas ng ERC na ibalik sa mga Fernandinos ang siningil nitong other charges na walang pahintulot ng ERC sa halagang 654 million sa next billing cycle. Grabe naman pala talaga ang dinanas ng mayor na ito para may pagtanggol ng kapakanan ng kanyang nasasakupan. Pero as usual, itong mga negosyanteng ito magmamatigas lang. Ngayon, I will direct my questioning
sa SVP and General Manager ng Sfelapco na si Mr. Jose Lazatin. Na Mr. Lazatin, meron na ho ba kayong nailatag na refund scheme para dito sa pinag-utos ng ERC na refund amounting to more than 654 million plus meron pang 21.6 million. Ano po yung plano, sir? Sa ngayon po, Honorable Senator, ang plano po namin ay kung pong ang korte ay nagdesisyon na final na dapat po namin gawin yon. Teka muna, korte. Opo. So, hindi nyo ginagalang yung desisyon ng ERC. Duda kayo dun sa desisyon ng ERC kaya inakit nyo sa korte. Hindi. Meron po kasing, I think, we believe po, meron pong misappreciation po of some of the facts of the case po. Na so, wala kayong tiwala doon sa naging pag-iimbestiga at desisyon ng ERC? Kino-question nyo? So para sa inyo, pulpul ito matagay ERC. Kaya inakit nyo sa korte na sa palagay nyo yung korte ay mas magaling pa sa ERC pagdating sa usapin ng energy. Hindi po. Ang balak po namin. No. Kasi akit mo sa korte, di ba? At ito yung usapin ng energy. At ito matagay ERC, sila yung mga eksperto pagdating sa usapin ng enerhiya. Because they have consultants, they have experts, they have everything na para masagot, mapag-aralan, makagawa ng mga bagay-bagay, pulisiya, kung sa enerhiya. So when they come up with a decision, yun ay napag-aralan nila. Katuwang nila doon sa kanilang ginawang pag-aaral ay mga eksperto sa enerhiya. So hindi ka nagtiwala doon, mas nagtiwala ka sa korte, na hindi naman sa pagmamalit sa korte, kumpara sa mga taga-ERC, mas malawak ang kanilang kaalaman pagdating sa enerhiya. So para sa iyo, pulpul ang mga taga-korte. I mean, sorry, pulpul ang mga taga-ERC. Kaya kumukuha ka ng recourse sa korte. O para siguro delaying tactics lang itong ginagawa mo, Mr. Lazatin. Kung pong mamarapatin po ninyo, kung pwede po kami magbigay ng opening statement po para po makapag-explica kami rin po. Opening statement. Scripted yan eh. I want it coming from your heart. Opo. So pagpunta mo rito, dapat kabisado mo namang sasabihin mo. Kasi yung sinasabi mo dyan ngayon sa script mo, yan ay dikta sa iyo na matauhan mo. Gusto ko yung nag-imbestiga ka and then basta yung investigasyon, lahat na punta rito at dito, magsasalita ka. Opo. Kasi yung babasahin mo, scripted yan. Baka antukin lang po ako. Opo. Diretso na po tayo. Nakakayamang masupalpal, pero kulang pa ito sa pinaparanas nila sa mga tao. Pinapag-refund na nga sila. Ayaw pa nilang sundin, nagmamatigas pa sila. ERC? Nasa yung ERC dito? Okay. Binigyan nyo sila show-cause order ng 2021 at hindi sila sumagot dun sa show-cause order. Ninyo, in short, kayo po'y binastos at tuloy-tuloy pa rin po sa sila sa kanilang maling pamamalakad. What did you do? Why did you let this happen? 2021, binastos kayo. Hindi sumagot sa show-cause order ninyo. And yet, wala kayong ginawa. So sabi nyo, binigay nyo sa pagkakataon para sumagot. At ito nga, sumagot 2023 na. After 2 years, okay lang sa inyo yun? I-clarify ko lang po ulit, sir. Halimbawa na lang, hindi pa rin sumagot sa 2023. Ano ba yung mga available na recourse coming from the ERC that you can do para maobliga sila? Or, hindi sila sumagot, nung pwedeng magawa ninyo na para maparusahan sila sa ginawang pambabastos sa inyo, sa inyong show-cause order? Pag hindi na po sumagot ng explanation to a show-cause order, we already deemed it submitted for resolution po. So we will be resolving the case po without the explanation po. And what will that be? The resolution will be based on what's on the record po ni ERC. So, which is? Kung wala pong approval and then implement, they will be penalized based on the data submitted, based on the data ng ERC po. Penalized lang? At magkano yung penalty halimbawa? The penalty po would depend on number one, the violation po. The number of times the violation was committed po. So, just in this case po, nung we penalized them po for 21.6 million, that's based po on the number of months that the contract was implemented. Ayun nga, nagpato kayo ng penalty, iakit sa korte, kasi mas magaling pa sa inyong korte, kasi wala silang bilib sa inyo.
yung pong, can I qualify po yung statement? Kami po ay, we will follow due process po. Ang una pong prosesong gagamitin namin po nito is magpa-file kami po ng motion for reconsideration po sa ERC. Nagpa-file na po kayo ng MR sa ERC? Magpa-file po kami this week po. Magpa-file pa lang? Opo. At itong ERC, mabagal, baka magkakaroon ng resolusyon doon sa motion for reconsideration 2025 na. At ngayon, pagka 2025, aakit nyo sa korte kung hindi favorable sa inyo, hanggang sa Supreme Court, eh, na tayong lahat, saka lang magkaroon desisyon. Nagkakaroon delaying tactics dito. Obvious na din yung delay nila. Piliin mo 10 years, walang nangyari noon. Tapos ngayon mauulit lang, gano'n na naman. Pag maniniil sila, ang bibilis nila. Pero pag magpapa-refund, daig pang pagong sa bagal. Wala man po napunta sa amin sa Sfelapco, sa yung 650 million na yon, kami lang po nag-collecta noon at binayad din po namin sa generator at sa market po sa WSM. Hindi po kami nagbenepisyo ni isang singko po do sa ano po. Kami lang po ang nag-collecta para sa kanila. Now, Mr. Lazatin, sino po may-ari ng Sfelapco? Sino-sino po mga owners? Yung nakalagay sa SEC opo. Records nyo? Opo, marami po may-ari ng sino Sfelapco. Po yung mga main owners? Ang main owners po, ang Aboitiz po, meron po silang 21% direct, Aboitiz. Direct nandito ba Aboitiz? Meron ba tayong Aboitiz dito? Kayo po? Sa EP Renewables po ako. Hindi, pero tag Aboitiz kayo? Aboitiz Power po. Ba't natin pinatawag yung Aboitiz dito? Comsec? Yung. Tag Aboitiz. Okay. Yung, so, ilang percent ng Aboitiz? 21% po direct nila. 21%? Katapos po, yung Pampanga Energy Venture po, na may-ari po ang Pampanga Sugar Mill, saka po mga ibang shareholder, meron po silang 52% doon sa... Okay, kanina niyo pinasa yung mga pera na sabi niyo na sinasabi niyo ng ERC na dapat i-refund, sabi niyo pasto lamang kayo. Opo. Kanina niyo pinasa, kaninong kumpanya? Ang sir, direct to the point. Huwag ka lang mapautal-utal, please lang. Opo. Kanina niyo po pinasa? Ang kami po ang kumolekta para po sa APRI. Sila po ang nag-bill. Okay. So kumolekta kayo ng pera na hindi authorized ayon sa ERC kasi napakalaking singilin na yan, hindi na tama. Yung pera mga yon ay ipinasa nyo sa APRI. At ang APRI ay pag-aari ng Aboitiz. Yung pong collection na binayad po namin doon, I think po pwede po sagutin ng APRI. Hindi naman po pumunta sa kanila. Sila po rin ang kumolekta para po sa WSM, saka po yung mga line-specific losses po. Yun po hindi diretso sa mga generator. No. Okay. Sabi nyo, kumolekta kayo ng mga pera. Opo. Na sinasabi ng ERC na wala sa tama. At yung mga pera ang kinolekta ninyo ay pinasa nyo sa APRI na pag-aari ng Aboitiz. Sila din palang may-ari. Pinagpasa-pasa lang. Ginagawa lang tayong grade 1. Hindi talaga mababagong bulok na sistema ng mga negosyante at oligarko dito sa Pilipinas hanggat hindi nababago ang konstitusyon. Ngayon, dinidepensa mo na agad yung Aboitiz. Hindi mo muna pinabayaan ako magtanong sa Aboitiz. Agad-agad kinampihan mo ang Aboitiz na sinasabi mo na pinapasa din nila sa WSM. Diba? I wasn't asking you, pero voluntarily ikaw nagsabi niyan. Ikaw ba ay at the same time tauhan ng Aboitiz? Hindi po. O bakit mo agad-agad dinidepensa yung Aboitiz? Na hindi naman yung tanong na yun para sa iyo. Dapat ang sumagot yun ay Aboitiz. Di po ba? Opo. Okay. Ano ibig sabihin po ng APRI? Mr. Jeff Estrella, President CEO ng APRI. Ito po ay tumutugon sa AP Renewables Incorporated. Tayo po ay ang nag-ooperate ng dalawang geothermal na planta po. Isa po sa TV sa Albay at yung isa po ay located sa mga bayan ng Bai, Calawan sa Laguna po at sa San Tomas, Batangas. Okay. Mr. Estrella, pinapasa sa inyo, itinuturo kayo ng Sfelapco na yung pera daw ay napunta sa inyo na kolekta na sinasabi nga po ng ERC walang sa tama.
at kinampihan agad kayo nito ni Mr. Lazatin na sabi pinasin sa Rezem. Ano po ang balak ninyo dyan po sa Aboitiz? Ano pong plano? Kayo ba sasang-ayon lamang sa sinasabi ng Sfelapco na mag-MR and then Court of Appeals and then Supreme Court? Ganun ho ba mangyari? Siguro po ba parusahan nyo itong mga kababayan natin? Definitely po wala po tayong intention na ganun. Let me finish you. Okay. Kayo dyan sa Aboitiz, ang dami yung mga katiwalian. Marami, napakarami yung katiwalian by the billions. And this 654 million, mapupunta na to sa bula. Hindi nyo nang babayaran. As long as I am the committee chair ng energy, expose ko lahat ng katiwala ninyo. Trust me, it's either bayaran nyo na lang, refund nyo na lang sa mga taga San Fernando, Pampanga, itong 654 million or kakalkalin ko lahat ng baho nyo dyan sa Aboitiz. At ang dami nagbo-volunteer. Alam nila magkakaroon hearing, maraming gusto mag-volunteer para expose ang baho ninyo dyan sa Aboitiz. Marami. Siguro kung kukunin ko lang yung mga papeles na isubmit nila, which I will accept, siguro baka isang bodega. Di ako nabibiro. You made billions and you're still making by the billions of pesos. At ilan doon wala sa tama. Ilan doon dinudugasan nyo ang taong bayan. And now, 654 million na sinabi naman talaga mali, sabi ng ERC, hindi nyo may balik, kailangan didaan pa sa proseso. I-expose na yan. Tagal nang nakakarinig ng mga di umano'y katiwalian dyan. And yet, wala namang nananagot. At is malang maisiwalat ang kabulukan nila sa madla para ma-aware ang mga tao sa tunay nilang mga kulay. At who knows, dahil makoneksyon kayo, eh baka matatalo lang. Ito mga pobre natin kababayan sa San Fernando. ERC, baka mo sagutin yan, Mr. Estrella. Pwede ba i-order ang APRI na ibalik ang refund dahil pasto lang naman daw ang charges? Your Honors, we'll consider po impeding na rin po si APRI sa mismo show, admin case po ni Sfelapco. We will submit it po sa commission for the resolution po. Okay. Go ahead po, APRI, Mr. Estrella. Maraming salamat po, Mr. Chair. Balikan ko lang po panandalian yung bakit po ba nagkaroon po ng sinasawag na other charges na nabanggit po. Ano? Noong mga panahon po kasi na iyon, ang Sfelapco po ay indirect WESM member. Ang APRI po ang direct WESM member. So yung transaction po ng Sfelapco ay dumadaan po sa APRI, particular yung sa mga nominasyon po nila. So ito po ay may karampatang bayad po. Since hindi po sila member, kami po ang nagbayad sa merkado po. So kumbaga, yung pera po na sinasabi po natin, yung 654 million po, wala po sa amin yon. Ibinayad din po namin yon sa market po, sa mga line. I know that, pero alam niyo naman, yung 654 million na binigay sa inyo, alam niyo na mali yun, yung amount na yun, dahil walang paintulot yun sa ERC. And yet, tinanggap mo pa rin at ibinayad mo kung kanina yung sabi ng USM. Kasi kung ako, alam ko na mali ito, itong pera ay binapa sa akin kung ako isang kumpanya, kung ako isang matino na kumpanya, yung pera ay pinapasa sa akin, ibinibigay sa palad ko, hindi ko na po yan gagalawin o ipapasa kung saan pa, kundi ibabalik ko. Or, pupuntahan ko yung kinaukulan. ERC, meron kayong pinalabas na show cause order na mali pala itong amount na sinisingil, sobra, wala sa tama. Alam niyo naman yun, di ba? Alam niyo yun. And yet, yung pera ipinasa sa inyo na kolekta ni Mr. Lazatin, ipinasa niyo ulit. Nag-ugas kami ulit kayo, nag-punch plato ulit kayo. Sa halip na pag-uusapan ninyo, paano mag-comply sa request ng ERC? Paano ma-refund yung mga pera? Di po ba?
So, ang masasabi ko po, Mr. Chair, ito naman po ay hindi itinago sa ERC. Kasama po ito sa aming aplikasyon, aplikasyon po ng Sfelapco doon sa nabanggit na PSA o yung Power Supply Agreement. At sa amin pong kakayahan sa AP Renewables, kami rin naman po ay subulat sa ERC upang humingi ng pagmamadali po ng approval ng PSA. So ito po hindi nakatago na sa pakontrata po. Humingi kayo ng approval. Pero hindi na pa-follow ko po. Nag-follow up po sa approval. Si Sfelapco ko po ang nag-apply doon sa approval ng ERC po. Kaya nga, hindi inaprubahan ng ERC. Hindi pa po inaaprubahan ERC. Kaya nga, na inabot ng 10 taon. ERC, balik tayo sa inyo. May problema din po kayo dito. Di ba? Lahat ng mga order ninyo, lahat ng mga patakaran ninyo, binali-bali nito. At hindi susunod. Ano to? Dahil kulang kayo sa tao? Mabagal kayo? O dahil sa isang dahilan na kayo lamang Diyos lamang at kayo nakakaalam? Your honors, admittedly po na mabagal for... Pero in-admit mo na kayo lang nakakalamat sila at yung Diyos. Hindi po, your honor. Admittedly po, mabagal po in terms of resolution talaga sa ERC. We do have a lot of backlog po and tama po na discuss din po yun in other hearings din po. Ang galing na mismo sa bibig nila ang kabagalan nila. Inyat lalo pa nilang binabagalan dahil tanggap na nga nila sa sarili nila na mabagal sila. Pero ganyang mga palusot na lamang ba ang ibibigay nila sa atin palagi? Kesyo dahil sa backlogs nila? Eh sino bang may gawa ng mga backlogs na yan? Hindi ba sila din naman? You know what, ma'am? Only in the ERC, only in the Philippines, only in ERC na 10 taon bago umaksyon sa isang problema. 10 years, isang dekada. Alam niyo po kung gaano katagal yung isang dekada? Marami na siguro sa matawan nyo na umalis na, nakapag-abroad na, nag-retire na. And yet, ito pa rin, hindi pa rin na-aprobahan. Hindi pa rin na-actionan. Like I said kanina, maaaring sinadya nyo na pabagalan yung proseso. Dahil, for the second time, kayo lang dyan sa ERC at itong mga taga Sfelapco at Aboitiz ang nakakaalam sa tunay na dahilan. Pero sabi pa nga doon sa pag sumakay ka sa jeep, maklagay doon, God knows who does not pay. Magbabayad kayo balang araw. And it will catch up on you. May expose ito. Really. So anong plano, ERC? Sila ay magpapayal ng MR? At kailan niyo po, kailan kayo magpa? Next month? Next year? Itong linggo. And then, syempre, pag yung decision ay hindi favorable sa inyo, aakit kayo sa korte, di ba? Sa RTC? Tama ba? I-exhaust po namin ang mga... Exhaust. Tama. So, RTC, it will take a year or so, and then pupunta kayo sa Court of Appeals. And then, Court of Appeals, dahil backlog din sila, another year or so, 3 years, and then Supreme Court, backlog ulit. So, another 10 years. Naalala ko tuloy yung mga kaso ko sa NLRC. Nang kamatay na yung mga nanalo sa kaso na grant ng refund ng NLRC. Pero ang ginawa nung inireklamo, ginamit yung sinasabi niyo proseso. Pumunta sa korte hanggang sa Supreme Court hanggang sa nakamatay na ang mga nagsisingil ng refund o nagsisingil ng panalo. Dito, makinig kayo dyan sa Aboitiz. Dito, siguro, marami sa mga gusto magkaroon ng refund dyan sa Pampanga, hindi lang matitikman. Dahil, God forbids, baka ilan sa kanila, nilipas na. Yumao na. Hindi ba kayo nahiya dyan? Kayo? Sfelapco?
And Mr. Estrella and Aboitiz? Nakakahiya na lang talaga ang mga lantarang kagarapalan ng mga oligarko ito. Porkit alam nilang sila ang kailangan ng mga tao dahil basic needs natin ang pinagkakakitaan nila. Paiikutin tayo sa mga palad nila. At hanggat maaari, ay pag kailangan maglabas ng malaking pera para magbayad, ay gagawin nila ang lahat para hindi ito matuloy dahil negosyo lang ito para sa kanila. Pera-pera kumbaga. Mas nakakaya lang din talagang isipin na kung sino pa ang sangay ng gobyerno na dapat nagtatanggol at nagpo-promote ng welfare ng mga tao, ay siyang kinakaya-kayanan din ng mga oligarko at negosyanteng ito. At namamanipula din nila dahil na rin sa kabagalan at pagiging inefficient nito. Ano sa palagay ninyo dito mga kaibigan? Maaari lamang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. At huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.